Ako lang ba ang mas nagagandahan sa ganito kesa sa ganito? At mas malakas ang dating sa akin ng mga ganito kesa sa mga ganyan? Dito sa video na to ay ikukwento ko sa inyo kung sino-sino ang mga crush ko. My heart went, oops! At pinatawag ko kayong lahat. What's up sa inyo, mga kurap? Tama yung nabasa nyo, tama yung napanood nyo kanina. Ikukwento ko sa inyo ngayon kung sino-sino. Itong mga crush ko talaga. Ito yung mga pinaka-hot na mga babae na nakagisnang ko. Approved! Sa panahon kasi ngayon, para sumikat ka, kailangan mo mag-TikTok at magpakita ng balat. Yung iba nga, hindi lang balat ang pinapakita. Pati, bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. Ganon sa panahon ngayon. Pero nagkaroon ng panahon na para ikaw ay mapansin at para ikaw ay maging hot at sexy, kailangan mo magkaroon ng talento. Mas maganda ka at mas sexy ka kung may banda ka. Kaya naman ako kilig na kilig sa mga ito. Gusto niyo bang malaman kung sino-sino sila? Simulan na natin. Para sa ating number 5, walang iba kung hindi si Aya De Leon. Hi! Si Aya De Leon ang bokalista ng bandang Imago mula nung simula yata hanggang nung mga 2013. Sobrang lakas ng dating nitong si Aya De Leon dahil nga, yun nga, nagigitara siya, kumakanta siya, sumusulat siya ng mga kanta. So, sobrang lakas ng dating. At pag pinanood mo sila ng live mula noon hanggang ngayon, grabe, nakikipag eye to eye contact talaga yan si Aya De Leon. Iba pa rin talaga pag pumupunta ka sa gigs eh. Iba pa rin. Alam mo ba na sumali si Aya sa The Voice nung 2013 pero di siya pinalad na makapasok? Bakit? Aya, kung mapapanood mo to. Aya! Sabihin sa akin lahat ng lima. Para sa ating number 4, walang iba kundi si Maychelle Baay. Si Maychelle Baay ang bokalista ng Moonstar 88 mula nung umalis si Asel. So siguro mga 2004 yata yun, 2005, mga ganon. Ibang klase naman yung ganda nitong si Maychelle. Talagang magdadala sa kanya yung ngiti. Yung ngiti niya, ibang klase. Alam mo ba na asawa ni Maychelle si Led Tuyay ng Kamikaze? Mahusay si Maysh. Oh, Maysh. Maysh tawag ko sa kanya kasi close kami yan. Friends kami yan ni Maysh. Ha? Diba, Maysh? Hi, Maysh! Hi, Maysh you! Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako, nangangarap na mapasayo. Para naman sa ating number 3, ang crush na crush kong vocalista. Sobrang cute, sobrang charming, walang iba kung hindi si Barbie Almalbis. Si Barbie Almalbis, dating vocalista ng Hungry Young Poets, tapos nagkaroon pa siya ng banda yung Barbie's Cradle. Ang cute ni Barbie, yung parang pag pinapanood mo siya, parang umaangat sa kinauupuan mo. Yan! Yeah. Kasi nga, kung pakinggan niyo yung mga kanta niya, sobrang, ganun lang eh. Ganun lang yung magiging reaction mo eh. Pagka pinakinggan mo eh. Yan si Barbie Almalbis. Ibang klase yan. Alam mo ba, nakabanda ni Barbie sa Hungry Young Poets sina Ricky Gurango, dating bassist ng Mojo Fly, at si Frank Benitez na tatay ni Zil Benitez ng Four of Spades. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang Barbie. Diba? Kasi parang siyang Barbie doll na cute-cute lang. Hi Barbie! I'm Ken! Ayoko ng torpe! Ayoko ng torpe! Para naman sa ating number 2 ay walang iba kundi ang morena, kulay Pilipina na talagang natural na Pilipinang beauty. Ang ganda nito. Walang iba kundi si Hannah Romawa. Yan! Si Hannah Romawa.
Siya yung vokalista ng bandang Session Road. Nagigitara din yan. Pare-pare sila eh, di ba? Tapos ang hindi ko makakalimutan dyan kay Hannah Romawak, pagka may gig, ang hilig magsando niya. Nakasando yan. Ang lakas ng dating eh. Alam mo yun? Ganda eh. Tapos pag giniti ang kanyan, ay talaga naman. My friend. Talaga naman. The smile, oh my goodness. Ibang klase. Alam mo ba na dating member ng Session Road si Jarl Tagibaw, yung basis ng Sugar Free? Kaya naman ang masasabi ko talaga, itong si Hannah Romawak. Si Hannah Romawak ay isang totoong rockista. Ha? Kasi, Romawak and roll siya. Alright! Ganda nun. Hi Hannah, Romawak and roll ka pa rin ba ngayon? Let's rock! At syempre, bago tayo umabot sa ating number one na pinaka super crush ko, ha? Ito muna ang ating mga special mention. Ang pinakahihintay natin, ang aking number one super ultimate crush of all times. Ha! Lakas talaga ng dating nito. Ito yung pinakamaganda, pinakahat sa lahat ng mga vocalistang, rockistang nag-e-exist sa mundo. Walang iba kung hindi si Kichi Nadal. Kichi Nadal, o ang totoo niyang pangalan ay Ana Katrina Nadal, ay ang original na vocalist ng bandang Mojo Fly. Nung panahon pa lang na nasa Mojo Fly siya, sobrang ganda niya na. Ibang klase yung beauty niya, Kichi Nadal. Ibang klase. Talaga naman. Woo! Lalo na, nung nag-solo na siya, nung naging Kichi Nadal na talaga siya, talaga namang lumabas ang kanyang natural, super, extraordinary beauty. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang Kichi Nadal. Si Kichi Nadal ay mukhang manika, siya ay Kichi Nadal. Alright! Okay ba yun? Approve ba yun? Approve! Kung inabutan niyo yung time na yon na lumabas si Kichi, ang swerte niyo kasi you witness greatness. Nung lumabas talaga si Kichi, talagang para siyang naging sex symbol. Sorry ha, wala akong ibang maisip na term eh. Ano ba dapat? Siya ay naging rocker crush ng mga rockista. Lahat ng mga nakikinig ng mga banda, crush siya. Kung hindi niyo inabutan yon, tanong niyo sa nanay niyo at sa tatay niyo. Okay? Itanong niyo. Ay, kailangan malaman nyo, kailangan mapakinggan nyo yung mga kanta ni Kichi Nadal. At sa sobrang sikat ni Kichi Nadal, talaga namang nagahari yung kanta niya noon na wag mong sasabihin. Kahit saan ka magpunta, maririnig mo yung kanta na yan. Pupunta ka sa supermarket, grocery, barberia, tongitan, saklaan, mall, jeep, airplane, barko, submarine, zipline. Kahit saan ka magpunta, maririnig mo yung wag mong sasabihin. At sa sobrang sikat niyan, ginawan pa yan ng parody ni Idol Michael V. Si Kichi lagi nakatali yan. Yeah. Kichi de Orsi. Ang gali. May gusto ka bang sabihin? Ba't di mapagali? Hindi makatingin. Wag na wag mong sasabihin,
gabi. Sinong duduyan sa'yo? At sa umaga, ang hangin ang upload sa'yo. Approved talaga. Crush na crush ko talaga yung mga yan. Sila Aya, si Michelle, si Barbie, si Hannah, si Kichi. Alam mo, naisip ko ah, kung itong video na to ay napansin nung limang yan sa kahit na anong paraan, nag-comment dito, shinare sa Facebook, shinare sa Instagram, shinare sa Twitter, sa kahit na anong paraan, pamimigay ko na tong gitarang to. Kaya ikwento nyo na sa kanila na crush ko sila. Sila yung mga rockistang crush ko. Sila ang aking rock crush. Crushista. Basta crush ko sila. Approve! Ikwento mo sa kanila, ha? Para ipamigay ko na to. Okay? Great! Wala namang problema sa akin yung mga nagti-TikTok, yung mga nagsisexy, mga nagsusuot ng halos wala nang suot sa social media. Wala naman ako against sa kanila. Nakikita ko sila at na-appreciate ko rin naman sila once in a while. My heart went, oops! Pero yun nga, mas na-appreciate ko kasi yung mga rakistang, yan nga, mga babae nagigitara, sumusulat ng kanta, may banda, yan, sobrang lakas ang dating yan. So, eto, sarili kong opinion to, di ba? Kung na-offend ka sa kahit na anong paraan, pasensya ka na, maling video ang napuntahan mo, hindi para sa'yo to. Okay? Hindi po kami masamang tao. So ayan, maraming salamat sa panonood nyo. At hanggang sa muli, hanggang sa susunod, na ipatawag ko kayong lahat. Hi! Approve! Improve! Woohoo! At ito nga pala yung suot kong t-shirt dahil 4 million subscribers na si Kong TV. Congrats, Kong! Approved!